Pero kahit na malayo ito sa sentro, ay isa ito sa pinagmamalaki nating lugar. Bakit nga ba, Eds? Dahil dito kinunan yung pelikulang Mulanay sa Pusod ng Paraiso. Ito isang multi-awarded na film, di ba? Talagang pinagmamalaki natin to. Pero ngayon, hindi tayo pumunta dito hindi lamang para tungkatin yung magandang pelikula na yan, kung hindi para tuknasin ang magagandang tanawin na hindi pa nakikita ng ninuman. Yan, kaya naman mga kabayan, welcome sa Patabon! Dito tayo ngayon sa isang pamosong lighthouse o tinatawag nating parola. Alam mo, Edeline, kahit na yung mga taga-ibang bayan, taga-ibang lugar, pag pupunta dito sa Patabon, talagang dinarayo ito para magpa-picture. Oh, tsaka napakaganda niya. Ano, lalo na kung siguro kung ito ay mas magiging malinis yung paligid at kung magkakaroon ng parang mga kubo. Oo. Kung mas madidevelop talaga namang siguradong pupuntahan ng ating bayan. Tama yan. At balik lang tayo sa history natin. Ano, ito ay itinayo taong 1997 sa inisyatibo ni Dr. Remigio Olveda, ang ating isa sa mga kababayan natin. At katulad nga ng kaimportansyahan ng parola sa isang lugar, so ito yung makakapag-guide sa ating mga kababayan mayang isda para maging ligtas yung kanilang paglaot dyan sa ating karagatan. Ito yung may ilaw, ano? Totoo. Anong ba ito nagpa-function? Well, sa ngayon na nakakalungkot isipin na hindi ito functional, pero tayo ay hindi naman namamatay yung pag-asa na magkaroon ito ng ilaw at maging functional, makatulong ng malaki sa ating mga kababayan, lalo tigit ay sa mga Patabugin. Alam mo, Jobert, ang pinakang unique talaga dito is makikita mo yung puro daga tapos may bundok. So, talagang marirelax ka dito. Totoo. Napakaganda. At kung nandito ka, kung halimbawa at maaakyatan natin yung parolang yan, makikita natin yung isla ng Marinduque. Oh, abot pala dito. Yes, so makita yung isla ng Marinduque. Kaya sana sa mga susunod na panahon ay maisaayos natin itong pasilidad na ito. Of course, makikipagtulungan sa iba't ibang mga individual and of course our local tourism dito sa bayan ng Mulanay. Ngayon dahil kasama natin ang ating tour guide sa araw na ito, ang masipag na punong barangay ng Barangay Patabog, Kapitan Oka Rihano. Magandang araw po. Okay, magandang araw, Jobert. Kapitan Oka, itong area na to ay talagang maganda, malaki ang potential. Ano, ikaw po bilang isang leader, ano po yung vision mo o gusto mong mangyari dito sa area na ito? So kung ito ating mapapangalagaan tapos madidevelop, maganda ang kwan dito yung mga campsite natin, tapos yung mga ibang mga darating na taga-ibang lugar, talagang makikita nila yung mga puno na siguro iaabotin dito sa mahigit na mga 100 taon, ganoon. Magandang potential dito ay yung ating makikita nila yung tunay na kagandahan ng Barangay Patabog, nitong mga puno, at doon natin ay pwede tayong sa yung campfire natin yung sa gabi. At makakapagpahinga at magkaroon tayo ng magandang kaisipan, yes. Makapag-relax. Makapag-relax. Ayun, nako. Yan ay tungkol sa pangangalaga sa kalikasan. Okay. Exciting, very exciting topic at very exciting na area dito sa Patabog. Kaya ahin na po kayo. Let's go! Kahit na medyo malayo yung nilakad ko, ha, talaga namang pagdating mo dito maa-amaze ka, dahil ngayon lang po ako sa aking 25 years of existence, kailangan nakakita ng ganito kalawak na mangrove. At yun nga, Kap, paano po ba natin namimintina or paano natin napapangalagaan itong ganito karaming mangrove? So itong ating mangrove nakikita naman natin na napakalawak at napakaganda pa. So para may ayos natin ito, ma-maintain natin, kami tuwing kapag kami may budget ay binibigyan namin ng budget sa
ito para sa maintenance. Tapos yung mga ibang beneficiary ng Pantawid Pamilya ay ginagawa namin ng paglilinis dito para kung saan ay maisayos natin. Tapos ay ang ating tupad itong nakaraan ay tumulong din. Tapos ay gumawa kami ng isang ordinansa, lalo na yung pagbabawal para sa proteksyon, yung pagputol, at alam naman natin ito yung national na batas, ano, bawal ito na putulin. Kaya ito ay talagang stricto na binabantayan namin para maproteksyonan at ipagbawal ang pagputol ng mga mangrove. Ayun, Kap, napakalaking tulong. Talagang ito'y ating mapangalagaan dahil sa panahon ng sakuna ay ito talaga ay napakalaking tulong. Kap, ano naman po yung ating plano para sa ating turismo dito sa mangrove sanctuary? So sa aking kaisipan ay nakikita natin naman ang magandang potensyal ng ating mangrove. So para sa akin ay mamblagyan ito ng isang magandang boardwalk para kung saan ang mga kagaya ng mga senior high school, mga iba't ibang university, ma-research nila yung kung gaano at iba't ibang klase ng mga mangrove natin dito sa Barangay Patabog. Dahil nasabi ko nga kanina na mayroon tayong species dito sa barangay na dito lang makikita sa Barangay Patabog. Kaya kinakailangan, nananawagan ako sa mga ibang departamento o sa LGU natin at sa ating probinsya na sana'y matulungan ang Barangay Patabog para mabigyan ng pansin ang ating mangrove na ito. At napakaganda naman kung talagang pakikinabangan ang mga mamamayan ng Barangay Patabog. Opo, at saka ay malaking tulong din sa mga mamamayan lalo na sa mga panghanap buhay kung ito ay dadayuhin ng mga turista. Ngayon, Kap, saan man po yung next stop natin? So dito tayo sa harapan ng ating mangrove pa rin, pero makikita natin ang kagandahan, yung harap ng baybay dagat na talagang white sand. Saan ka makakita ng isang mangrove na white sand ang nasa ilalim? Nakaka-excite ha? Tara na, Kap. Tungtong dito sa kinokonkretong kalsada dito sa Barangay Patabog. Paano ba itong daan na ito? Ito ay isang proyekto ng DPWH na concreting o farm to market road na kung saan ay dito ay malaki ang pakinabang ng mga mamamayan, lalo na yung 4,000 mamamayan ko na naninirahan dito sa Barangay Patabog, lalo na yung mga darating na turista. Yes. Dahil alam naman natin, Jobert, ano, na itong ating baybayang karagatan, yung mangrove natin, yung ating mga yung diving site natin at saka yung parola at saka yung mga beach resort natin ay napakaganda. Opo. At sa tulong nitong kalsadang ito na konkretong ito, siguro ay mahalina o maiinggan niya ang turista na para pumarito. At ito ang isang daan para ang mga mamamayan at mga taga-ibang lugar ay dayuhin ang Barangay Patabog at magiging potensyal, sinasabi ko, number one ang Patabog. Yes, tama po yan ako. Mas madali yung accessibility, okay, pag mayroon tayong mga konkretong kalsadang ganito. Kaya naman, mahalaga na sana, ano po, sa mahusunod na panahon ay konkreto na lahat ng mga kalsada, hindi lamang dito sa Barangay Patabog, kundi sa lahat ng mga barangay, para at least lahat ng mga tourist spots sa bayan ng Mulanay ay madaling mapuntahan ng ating mga kababayan at ng mga turistang darat. Yun, Jobert, dahil nga nag-taib na, hindi na natin naabutan yung white sand. Ano ba yung taib? Well, yung taib ay yung pagtaas ng tubig, yung tinatawag natin na high tide sa Ingles. Ayun. So hindi na natin nakita yung white sand, pero maswerte tayo at nakapunta naman tayo sa ilalim ng mga bakawan. Nakita natin na maraming mga ugat ito, matitibay na mga ugat, at ito yung binabanggit natin kanina na kung sakali man na merong paglakas ng alon, pagtaas ng alon, at meron tayong mga mangrove na katulad nitong nakikita sa ating likuran, ito yung magsisilbing tagapagpaliit ng impact nung alon. Kaya malaking katulungan ito, hindi lamang pangkalikasan, pangkaligtasan na rin ng ating mga kababayan. Ayun. Napakaganda pala talagang dulot ng mga mangrove. Natin ang ilan sa mga magandang pasyalan at maaaring malaki ang potensyal sa turismo dito sa Barangay Patabog. Oh, Jobert, kaya naman panawagan ko sa ating mga kababayan na sana bago tayo dumayo sa mga malalayong lugar, puntahan muna natin itong ating sariling atin. Yes, explore natin ang sariling atin.
Kaya naman, maraming salamat po sa mga umatabay sa aming video. Mula dito sa Barangay Patabo. Para sa turismo at kalikasan. Ako po si Edeline P. Vidal. Ako naman si Jovan Atien sa palagi nagpapaalala. Magsama-sama po tayo sa paggamit ng ating mithiin ng bayan ng Mulanay, ayaangat at aasenso.